ako si Burk, may isang dekada na magtatrabaho sa Dubai, pero walang ipon. Tara, samahan niyo ako sa pagpasok ko sa trabaho. Bilang isang OFW, marami kami kinikonsidera. Isa na yung pagsasakripisyo dahil yung malayo sa pamilya ay hindi naman yung biro para sa aming mga OFW. Maraming mga iba na naiingit sa aming mga OFW dahil sa pinapakita namin sa social media, sa ipinupost namin, sa magagandang lugar, sa mga kinakain namin na masasarap. Yun ay kaakibat ng aming sandaling kasiyahan lang dahil ang pangungulila sa pamilya ay isa yun sa napakahirap na labanan bilang isang OFW. Pero ganun pa man, laban lang dahil ang tangan lang namin at hawak namin ay ang lakas ng loob bilang isang OFW. Marahil siguro naiingit sila pero hindi nila alam in the other side na nangyayari. Naranasan din namin mag-ulam ng pansit kanton, naranasan namin mag-ulam ng sardinas at kahit ano pa mang mga ulam na pwedeng makatipid kami sa pang-araw-araw namin gastusin. Yon, siguro sa mga iba na nangangarap na gusto pumunta sa ibang bansa ay talagang simula ngayon ay dapat ninyong lakasan o pag-aralang lakasan ang loob ninyo, tibayan, sa bawat sama ng buhay dahil hindi biro ang inyong papasukin. Siguro maraming mga OFW ang nagiging successful, skilled worker o middle skilled worker o may mga OFW din na minamala sa kanilang mga employer dahil napupunta sila sa mga employer na mahigpit at maraming mga bagay na ipinagbabawal. Ganun pa man ang pagiging OFW, ang pagmunta man ng ibang bansa ay parang rapo lang yan. Swertihan lang kung may mapupunta ka o mapupunta ka sa magandang company. Kaya kung halimbawa ikaw gusto mong pumunta ng ibang bansa o maging OFW, dapat ngayon pa lang lakasan mo na ang loob mo. Dapat alam mo na at pag-aralan mo na yung hamon ng buhay ng bilang OFW ay napakahirap. Dapat din ipaunawa ninyo sa mga anak ninyo na hindi kayo mayaman dahil ang pagtatrabaho bilang isang OFW isang talagang napakalaking sakripisyo para sa pamilya. Dapat maintindihan nila at dapat maging open kayo sa pagpapaliwanag sa kanila. Marahil itong mga sinasabi ko ay palagi ninyong naririnig sa mga OFW na nagbo-voice over o nagbo-vlog. Pero ang sa akin lang ay gusto kong paulit-ulitin para at least para sa kaluwagan ng isip at sa kalawakan ng isip ng mga nakakarami. Dahil talagang ang pagiging OFW ay napakahirap. Siguro ako, napaswerte lang kahit papano dahil ang trabaho ko ay hindi masyadong mahirap. So kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit papano nasusustain ko yung pangangailangan ng aking pamilya. So sa pagpalagi ko dito ng isang dekada, napakaraming hamon ng buhay, lalong-lalo na nung nagsisimula ako. Pero ang maganda ron ay nakayanan ko dahil yun kasama ko ang Panginoon sa aking paglalakbay. Kaya ang payo ko lang sa lahat, ang payo ko sa lahat ng mga OFW, tibayan yung loob, huwag kayong sumuko, ang problema ay andyan lang yan, dapat ninyo lang tawanan.